Usap-usapan sa isang barangay sa Cavite ang nangyayaring kababalagan sa isang lumang bahay kahit may ilang taon nang pumanaw ang matandang babaeng may-ari nito, nakikita pa rin sa lumang bahay ang kaluluwa ni Lola. Pinanapa ni Barangay Chairman Eddie Vidal mula sa kanyang Lola Kunching ang isang lumang bahay sa May Miranda Street, Cavite City. Sa paglipas ng panahon, binalot na ng agyo at makapal na alikabok ang luma at abandonadong bahay. Pero tila hindi lamang mga kwento ng mga nagdaang taon ang nananatili sa bahay. Year 2000 nang mamatay ang lola ni Kapitan Eddie dala ng komplikasyon sa tetano. Pero naging mahirap itong tanggapin dahil malapit siya sa kanyang lola. Ito po, parang binibisita pag andito po ako, parang pakiramdam po, safe po ako dito. Yung pong letrato po niya. Oh, dito, nakadikit po, yan. Malaking letrato po, pero parang buhay. Pag pumupunta ako, parang pag may ginawa akong kalokohan, parang galit. Patay na siya noon? Patay na po. Oh. Kahit saan ako pumunta, parang nakatingin sa akin. Parang umahabo ng tingin. Palibasa, madikit din ako sa lola ko niyo. Yun ang pakiramdam ko po. Kahit sa mga kamag-anak at kapitbahay ni Kapitan Eddie, ay nagpapakita rin ang kanyang lola. Yung pisang ko po, oh. Inuutusan ko may gawin yung hindi gumagalaw. Hirap naman ito. Asan ba si Jun? Jun! Jun! Buyo niyo ako na ngayon, bakit? Ay, bakit nahanap mo? Saan ka ba nagpupunta? May ipapakisuyo lang ako sa'yo eh. Kinakausap kita pag natutulala ka. Hoy, Jun! Ano? Ano nga? Sa'yo, ano ba hindi ba gumagalaw? Yung pala, may babae ko sa likod ko. Huwag ka natutulala! Hoy! Sa likod mo? Ano po? Nakikita niya? Nakikita niya. Ay, sino na yun? Lola ko po yun. Ang kabarangay niyang si Ross. Aminadong may third eye, ay makailang ulit nang nakita ang matanda sa bahay. Anong itsura ng white lady? Nakasaya lang po siya, nagpaganan po. Tapos meron po dito yung mga sinaunang damit po. Paano ito kayo? Ano ginagawa ako naman? Wala po. Umano na po. Tumatakbo na lang po ako paloob. Hindi ka tumitingin? Hindi na. At para mahanapan ang kasagutan ng pagpapakita ni Lola Kunching, isinama namin sa lugar ang mga paranormal experts. Maaaring siguro nagmanifest sa kanya kasi perfect timing, nagkataon na nandun siya, and siguro gusto rin lang din magmanifest nung entity na yun. Pero ako, sa nakikita ko dito and dun sa bahay, mas malakas ang manifestation sa bahay. Kung abandon ng isang lugar, pwede sila magtawag ng kapwa nila. Bakit? Kasi parang ganito yun, they attract the same type of energy, di ba? Pero, hindi lang ang kaluluwa ni Lola Kunching ang nakikita sa lugar. Babae. Babae. Ano ginagawa niya? Nakahiga lang po, nakatagilid. Ha? Katagilid po. Nakahiga lang? Dito, Ross, ano nakikita niya? Lalaki po. Ha? Lalaki po. Lalaki. Ano itsura? Medyo matanda na po. Na madungos-dungos na po yung ano. Napansin din sa pag-iikot ng aming grupo ang isang balon. Yung hulugan-hulma po. Patay. Yung iba, dito na lang nilalagay. Malaya masyado siya, pero sa dulo po. Ano ba yung patay? Dito lang nilalagay kasi sa lala. Sa kalimutan na. Oo.
Kaya punpuno. Kasi malalim ang tubig, ano? Punpuno ng ano? Mabigat? Ikaw, ano nakita mo? Buto po. Buto din? Opo. Nakita mo? Pareho kayo? Paano pa po ng before the war eh? Oh. Before the war. Before the war, oo. Oh. Ah, ginawa na to? Baloy na po yan. Ayong kay Russ at Will, may kasakasama kaming nilalang na tila nagbabantay sa amin. Kapre na inamin ni Kapitan Eddie na pamilyar sa kanya. Ano nakikita mo? Kapre po. Kapre? Okay. Saan yun? Doon po sa may surok po. Okay, Ross, saan mo nakita ka mo yung kapre? Doon po sa may surok po. Doon? Doon? Opo. Anong ginagawa niya? Patayo lang po siya. May alaga po kung ano. Maliit siyang tao pero mabalbon. Tapos mapulang mata. Nakasanayan man ni Kapitan Eddie ang mga nagpaparamdam, hindi pa rin maalis sa kanya ang mangilabot. Lalo na kung ang mga nilalang at espiritu na ito ay tinuturing ng tahanan ang kanilang lumang bahay. Bukod sa pag-aalay ng dasal, nagdesisyon si Kapitan Eddie na iusin na lamang ang abandonadong bahay para maiwasan na ang mga kilabot na nararanasan at para maggamit muli at mabigyang sigla ang lumang bahay.